Yung status ng India ngayon, sobrang sobrang corruption talaga, no? Grabe. Tinatago nila yung mga gamot para lang yung mga tao magkakagulo, yung may pera lang yung makakabili, yung may pera lang yung mabubuhay, yung walang pera mamamatay. Morning mga ka-givers! Parang nag-ano yung glasses ko sa mirror, no? Salamat sa lahat na nag-subscribe po sa channel natin. Salamat po, nakakatuwa po at nakakawala masyado ng stress, ng anxiety. So ngayon is another day dito po. Busy po ang mga tao dito sa pamilya namin sa swab test, sa paghahanap po ng vaccine kasi kailangan talaga mag-vaccine. So open na po ang Indian government from 18 upwards na pwede na magpa-vaccine. Pero ako hindi pwede kasi hindi naman ako citizen pa dito sa India. So foreigner pa rin yung touring sa akin at darating din tayo dyan. So ngayon si Apa at saka yung mother-in-law ko, naghanap sila kung saan makahanap po ng vaccine. So, sana makahanap sila kasi sobrang dami ng tao na gusto maglagay ng vaccine. So, update ko din po kayo sa ano pong nangyari doon sa tiyahe namin na nagpositibo sa COVID. So, kakarating lang po ni mother-in-law. Hindi pa nga siya nakasuklay kasi naligo siya kaagad kasi galing sila ni Apa sa labas. Wala na talagang vaccine. May mga insider sila na nagbibigay ng mga vaccine pero pagdating nila doon wala talagang vaccine na available. So ang hirap. So update ko po kayo doon sa tiyahe namin na nagpositive. So gusto ko po kayong i-update mga ka-givers ko. Napaka ano naman ng lights natin. Yan, hindi masyadong. So, update ko lang po kayo doon sa nagpositive na tiyahin po ni Apa, asawa po ng kapatid ng tatay niya, is naghahanap po sila ng injection. Para ng injection para po doon sa COVID. Pero hindi po sila makahanap basta-basta. Yung worth ng injection na yun is 4,000 lang. Ngayon, sa hospital, umaabot na siya ng 10,000. Tapos sa black market, kapag hindi ka nakakonfine, mahahanap mo lang din siya ng 100,000. Dalawang beses po kailangan yung injection na yun. So, kung kailangan mo 200,000 pala, supposed to be before na nag-erupt yung pandemic na to na grabe talaga yung surge ng India, it was only 4,000. Ngayon ay 100,000 yung injection sa black market. So, yun po yung status ng India ngayon. Sobrang corruption talaga, no? Grabe. Tinatago nila yung mga gamot para lang yung mga tao magkakagulo, yung may pera lang yung makakabili, yung may pera lang yung mabubuhay, yung walang pera mamamatay. Ang hirap. So, naghahanap pa sila yung biyanan ko, naghanap pa siya kung saan siya makakuha. May kinokontak pa siyang opisyales na politiko na makakatulong na makahanap ng gamot para doon. Kasi mahirap magbayad ng 100,000 po kada injection. Tapos dalawa yung kailangan, 200,000. Ewan ko anong nangyayari dito sa India. Sobrang gulong-gulo na walang gobyerno na nag-aasikaso. Wala pa rin. Ay nako. Hindi ko talaga naiintindihan. So magpasalamat po tayo sa Pilipinas kasi may gobyerno tayong may care sa mga tao. Hindi dapat tayong magagalit kay President Duterte kung mahigpit siya kasi para lang yan sa kabutihan nating lahat. Hindi kagaya dito.
dito sa amin, on our own kami. Wala kaming gobyerno na malapitan. Sobrang nakakalungkot, pero yun yung katotohanan. Tanong pala sa akin kung ano ba yung hanap buhay namin dito. Pero nasagot ko na to sa isang vlog ko, pero sasagutin ko lang, ulit. So ang hanap buhay po ng aking biyena na babae, at kasi andito kami sa teritoryo niya, wala kami kasi divorce, di ba, yung mga biyenan ko. So dito may mga building sila na pinapaupahan. Tapos, yung biyanan kong babae, siya po ay area manager sa isang reputed na insurance company. Pati si Apa, nagtatrabaho din doon si Apa as agent. So, pakita ko sa inyo yung isang mga pinapaupahan namin. Actually, ngayon na may COVID surge dito sa India, lahat po ay nagkakagulo. At yung mga ibang tenants po namin ay nagsialisa na, nagsiuwian na sa mga villages nila, sa mga probinsya nila, kasi nasa city po kami. So nakakalungkot man na kailangan talaga nilang umalis, at ibig sabihin nito ay mawawalan po kami ng hanap buhay. So wala po tayong magagawa kasi kailangan din nila i-secure yung safety nila. So unahin nila yung safety nila kaysa dito sila sa city na sobrang taas ng COVID cases araw-araw po. So pakita ko sa inyo yung isa sa mga pinapaupahan po namin. So, pakita ko po sa inyo. So ito po yung isa sa mga pinapaupahan po namin. Dito yung lababo, grifo, tapos dito naman yung CR. May shower siya, tapos may lababo. Tapos dito is one BHK lang po siya. So, ito yung sala nila, tapos may isang kwarto. So, i-repaint lang po siya kasi umalis na nga yung terrace siya. Terrace dito, tapos may grid po siya para dito, para sa washing machine. Yun yung isa sa mga pinapaupahan po namin dito, yung asawa ko at biyenan ko, si Apa at saka si mother-in-law ko. May tatlong pinapaupahan silang building. So yun yung hanap buhay namin dito. Ano, top of it, yun yung trabaho din nila. So hindi masyadong mahirap mag-maintain ng mga paupahan, pero kailangan talaga na may tubig, ilaw lagi, na at saka yung maglilinis talaga sa mga building. Yun yung importante. So, sana nasagot ko, sis, yung tanong mo. At sana lagi kang mag-support sa amin. At sana sa lahat ng nanonood nito, sana continue yung dasal nyo para po sa amin dito sa India. At sana wala nang mahawa. At saka sana makahanap sila ng gamot na tuluyan na, ang hirap, ang daming namamatay. Grabe, tumataas araw-araw. Day 8 na ngayon na sobrang taas yung bilang ng positive at saka sa namamatay. So sabi nila 2 million na per day. So sana bubaba naman. Sana sabayan nyo kami sa dasal.
So, thank you everyone. Thank you for the support and sana mag-ingat din kayo dyan lagi at magpasalamat tayo sa gobyerno natin dyan sa Pilipinas kasi sobrang swerte natin mga Pilipino na may malasakit yung gobyerno natin. And thank you! See you again! Bye!